Sana po samahan niyo kami hanggang sa dulo. Salamat po at nag-enjoy kami sa patuloy niyong panonood. Salamat po sa suporta, sa pag-subscribe, like, share, comment sa channel namin, Charles and Rose TV. Sana po may natutunan at nagdulot ng marami pang kaalaman sa pagluluto niyo sa araw-araw. Thank you so much sa palagi niyong pagsubaybay. Dalangin po namin, Charles and Rose TV ang iyong kaligtasan. Sa lahat ng oras at kasama po ang mahal niyo sa buhay. Kami po ay laging nagpapaalala at laging tatandaan. Mag-subscribe, like, pindot sa bell para palaging update sa bago naming vlog, Charles and Rose TV. Malaos na mo po, kakuyog, sa aming channel, Manyaman Kenny. Cheers! Magandang buhay! Ngayon po, magluluto ako ng taksiw na pampano. Tingnan po ninyo ang ganda ng pampano, sariwang-sariwa. Lalagyan ko po ng asin. Konti lang po, tsaka pahimas-himas. Para malambot yung ano. Mamaya, parang kinakausap din, parang mga halaman. Ngayon, ang mga sangkap po ng paksiw, alam niyo yung luya, itong sili, pampano, ito pong, ang tawag dito, yung... Talong? Talong. Dapat mayroon pong ampalaya. Pero wala na kaming anong ampalaya na ano na, tumuyo na. Ito na lang ang ano, available. Kaya kung ano pong available na gulay, yun ang isahog ninyo dito. Karamihan po yung ampalaya at saka itong talong. So, unang step po, so ito, tsaka yung asin, ano po. So, pampano, ginger o luya, jalapeño, talong, vinegar 1.5 cup, at saka yung tubig 1.5 cup din po. Kailangan even. So isalang po natin ito, kailangan nasa ilalim. Para yung isda natin, hindi didikit. Itong pinaka-protection niya. So, ilagayin po natin itong pampano. Lagay po natin one by one. Kailangan may technique din yung paglalagay para hindi malusaw yung isda natin. Ayan, 5 piraso. Ngayon, ibuhuso natin o i-combine natin yung suka, 1.5 cup. Isalang po natin sa medium para yung pagluluto ng isda natin, kahit na anong isda po, ganyan kailangan. Huwag kayong magmadali para malambot yung lasa ng laman ng isda natin. Habang inihintay po natin kumulo ito, tignan natin kung talagang luto na, wag ninyong ano, wag ninyong lagyan ng tubig pag hindi kumukulo. Ayan po natin na mag-absorb yung vinegar sa laman ng isda natin.
Ngayon, habang hinihintay po natin, siguro, aware kayo dito sa isdang ito. Ito po ang ginagamit na, sa English tinatawag ito, hearing eh. Ito po, sariwang sariwa, nakita ko nga kanina, kaya kumuha ko, ito ang ginagawang tuyo. Pero, ngayon po, hindi tuyo, basa, basang isda. Tama, basang isda. Basang isda. At saka, kumisan po yung bataan na ano, bataan na tinapa, ginagamit din ito. So, i-marinate po natin ng, combine po natin yung 2 tablespoon of salt, 3 tablespoon of starch, corn starch, at saka 2 tablespoon of garlic salt. Ngayon, at saka 2 tablespoon din ng ano, paminta, pepper. Ngayon, pag samasamahan mo yung ano, yung ingredients na yon, nandito nga, hinalo ko na. Kung wala po kayong garlic salt, kahit na asin lang po, pwede na. Pero para nga pong unique ito, haluhin nang haluhin, pag na-mix na lahat, kukuha kayo dito. Kaya hindi ko na po in-slice ito sa gitna dahil in-slice ko na po dito. May iiwan na sa tiyan. At saka wala na pong lamanog. O, pagkatapos, himas-himas din. Ganyan. Mamaya po malutong ito. Kasi, di ho ba... Pag may paksiw, kailangan may pinirito din, ano. Kaya nakita ko po ito, binili ko. Para naman may katerno yung paksiw natin. At saka may appetizer po kami. Nagluto ako ng lumpia 2 days ago. Ayan, yan ang pinaka-appetizer namin. Mamaya, tanggalian po ito. Para naman may gulay din kami. Kung sa bagay, may gulay na po sa paksiw yung antalong. Pero mas maigi kung, halimbawa, wala kang appetite, wala kang gana kumain, di kumain ka na lang, ano, lumpia yung appetizer mo. Ganyan, ang ganda, hindi pa manapirito, maganda na. It's very shiny yung talagang press na press. Ngayon po, nakikita ninyo kumukulo. I-shake ko lang. Para hindi didikit. Ayan o, tingin ninyo. Yan ang technique. Hindi pa po pwedeng lagyan ng ano. Lagyan ng tubig. Ano yung kulay? Ito naman po. Habang hinihintay po natin yon, ito, ready na itong ano natin. Yung isdang basa. Yung isdang basa. Hindi tuyo. Yeah. Hindi ko yung ano yung blower kasi hindi na ninyo maririnig eh. May blower kami po pero malakas o. Kaya huwag ko na nalagyan. Mamaya, yan na lang natitinig nila eh. Diba, so, mainit na po yung ano, yung mantika o oil. Tignan po ninyo. Ayan. Talagang-talagang basa. Isang direction lang po pag ano ng ano. Paglagay ng isda. Para magandang tignan. Parang naka-firing in line. Parang sundalo. Shout out po pala kay Herminia Garcia. Tiga ano po siya? Kapas? Tarlac? Tarlac.
Apostola, kumusta ka na dyan, Herminia? Or Meng? Meng, or alias Meng. Aka, Meng. Ayan, ayan ang basang, basang isda. Naku, parang mamaya, magiging tuyo na po yan. Maganda po. Yanin natin. Ito. Oh, ito natin. Mga siguro mga 5 minutes or 3 minutes. 3 minuto o 5 minuto yung basang isda magiging tuyong isda na. Yun, ihanda ko na po itong talong. So, natinin yung i-divide yung dalawa. Pagkatapos, may arte din pag ano, para pag kumakain kayo, nasasarapan kayo kahit lang sa paghihiwa. Pag nakita mo yung pa-islant, naka-islant po. Ayan, hindi pa bilog, ha? Ayan. Save time po. Habang inihintay natin yung paksiw natin. Diyan lang po sa likod namin kinuha itong ano, itong talong o eggplant. You want to say hi to the viewers here? Naya? Ngayon po. Shout out kay Mars. Lolit? Lolit Kiambao. At saka yung tol, si Emmy. Manalang ba? O Manalang ang last name niya. Tol! Magluto ka tampaksi. Dengara ka ng lahat ng mga kumare ko dyan. Masyado kasi kayong marami. Si kumaring Leia. Si kumaring Jezebel. Lahat kayo. Kinukumusta ko kayong lahat. Shout out sa mga kaibigan ko pala sa dyan sa ano. Yung kaibigan kong Diyan sa Clark, nagawawak pagka umaga, si paring Oliver. At ang kanyang asawa, si ano po pangalan yun? Merlin? Sino? Oliver? Yup, yung pangalan yung asawa ni yeah, si Jezebel. Jezebel. At shout out din kay, ano, kay paring paring Rod at kay Leia, kay Tina Tess at Eloy, kay Primo at ang kanyang asawa. At siyan pa ba yung taga-arayat? Yung nagdadala ng sampalok sa atin. Shout out po sa inyong lahat at sa kaibigan ko dyan, si paring Bon at saka si na Edith. Ikong Ernie. Ikong Ernie. Yeah, shout out kay Kuya Ernie. Ewan ko kung nag-YouTube yun, pero hindi siguro. Pero bahala na. Kung nandyan lang si, ano, si Kuya Ernie dyan sa kasama nyo pang naglalakad dyan sa Clark. But I doubt it. Siguro naman eh. Ano, yung hindi na dahil nga sa COVID, di ba? Medyo baka umiiwas na si Kuya Ernie sa paglalakad sa Clark ngayon. Shout out po sa inyong lahat. Salamat sa panonood sa Charles and Rose TV. Ito po, luto na ang basang isda. So pwede natin tawagin tuyo. Tuyo na ngayon, talagang tuyo na ngayon. Tuyo na, ha? Diba? Ngayon lang ako kumain ng basang tuyo. Ay, basang isda. Ay, hindi na basa. Tuyo na eh. Yeah, sabi ng nagtitinda eh, yan ang ginagawang tuyo.
Tsaka alam ko eh. Ganun ba? Yeah. Natin. So hindi maalat yan ano? Hindi. Depende nga sa pagtimpla mo eh. Okay, good. Alam mo ang tuyo, kaya nalagyan ng maraming... Para ma-stop nila. Kasi para ma-preserve nilang matagal. Ayan, dahil kakainin natin mamaya, kailangan hindi masyadong maalat. Kasi yung tuyo, kasabihin nga, para ma-preserve ng matagal-tagal dahil maalat, tatagal. Pero yan, paglagay mo ng asin kanina, ay naku, baka isang dalawang araw lang, eh, hindi na pwede dahil hindi maalat talaga. Okay, batch 2, ha? Yeah. Itong paksi, wag kumukulo-kulo pa. Natinan ko kung ma... Kaya mo munang maanong konti yung sa bag. Okay. Bago ihalo yung vegetables. Alright. Ngayon, isahugnuhon na ho natin yung sili, jalapeno, at saka itong talong. Huwag din mo po din yung haluhin. Basta pabayanin yung kumulo. Siguro, tatakpin mo na lang. At yeah. Medyo uh-huh. Spread out mo lang yung mga talong dyan sa taas. Yeah. Uh-huh. Takpan mo lang. Yeah. Pag kasi pagkamisan, lalo na kung isda. At nalulusaw. Nalulusaw ba? Nagkakapunit-punit yung laman niya. Kaya mabuti yung... So, kaya nga ino-slow fire natin eh. Ito ngayon ang basang isda. naging tuyo na. Yeah, almost done na tayo, no? Yung setup ng number 2 na setup doon, nandun na. Ganun. O sige. At saka yan. Then, maybe about 10 more minutes. Tapos na tayo. Yeah. 10 minutes later! Grandma, I'm so excited for the cooking. Like the, when it's done. When it's done? It's almost done, baby. Okay. Yeah. So, are you done at school now? No. Not yet? Short break? Oh, okay. I gotta go to school now. Bye-bye. All right, Nene. Excited ja pa ka na ako. Kain po tayo. Luto na. Maraming salamat po sa panonood. See you next vlog sa amin. Charles and Rose TV. Magandang buhay.